Si Alias Sheena na 13 years old po at estudyante po at si Tita Raquel. At nilereklamo po ang kanyang nanay na isang OFW dahil nalaman nito na may iba pala itong kinakasama sa ibang bansa. Sheena, 13 years old ka. Ilan kayong magkakapatid? Ako lang po. Mag-isang-isang anak ka lang. Okay. Nasaan ang papa mo? Nasa Mindanao. Ano ang trabaho ng papa mo? Farm po. Farmer. So nagbubukal ng lupa. Ang mama mo ay isang OFW saan? Sa Singapore po. Singapore? Opo. Okay. Gaano katagal na ang mama mo na nasa Singapore? 7 po. So sa makatuwid, mga 5 or 6 years old ka pa lang, wala ka pa masyadong muwang, ang mama mo, OFW na. Opo. Oo. Gaano kadalas naman siyang nakaka-uwi? Nung May po, nag-umuwi siya dito. Itong Mayo na ito. Opo. I am assuming na 2 taon hindi nakauwi dahil pandemic. Opo. No? So, ang huli niyang uwi, kailan? Nung May, tapos before that, nakauwi ba siya nung 2019? Hindi po. Kailan siya na-uwi? Matagal-tagal parang na. Parang 3 years na po. Mga 3 years. Opo. So, mga 2017, mga ganun siguro. Kasama mo rin ngayon ang tiya mo, ang tiyahin mo, na kapatid ng papa mo. Ang papa po ni Sheena ay nasa Mindanao, no? Naiwan doon, sinamahan lang siya ng auntie niya na si Raquel. Pagka nandoon ba ang mama mo, habang nandoon ang mama mo sa Singapore, tumatawag ba siya dito? Gaano kadalas kayong nag-uusap? Mga linggo po. Kada linggo? Opo. Nakakatawag naman? Opo. Pagka kayo ang tumatawag sa kanya, hindi niya po sinasagot. Baka naman kasi nasa trabaho, di ba? Nagpapadala ba ng pera? Minsan po yung yung pang 1 month ko po, kulang pa sa akin. Kulang pa? Opo. Okay. Sige, mga magkano lang ang napapadala sa pagkakaalam mo? 5 po. 5,000. Opo. Nasa linya natin ang papa mo, okay? Si Randy. Magandang hapon sa iyo, Randy. Hapon po, ma'am. Oo, magandang hapon. So live tayo ngayon dito sa Wanted sa Radyo, si Attorney Aina Magpali ito, kasama ko si Shari. Randy, gaano kasal kayo? Gaano katagal na kayong mag-asawa? 14 na pa, ma'am. 14, magpo-14 na, ma'am. Magpo-14 years. Sabi ni Sheena, mga 7 taon na nasa abroad si si Erlyn. Opo, ma'am. Singapore ba siya talaga? Hindi anong tawag? Singapore po, ma'am. Singapore. So, simula. Gaano naman siya kadalas na nagpapadala ng pera o ng suporta dito sa inyo? Monthly lang po, ma'am. Tapos, kulang-kulang po. Nagbibigay din po, ma'am. Pero kulang-kulang din para sa anak niya po, ma'am. O, mga magkano ang pinapadala? Minsan po, 5. Minsan din, 7. 7. Alam mo ba kung magkano ang sweldo niya doon? Hindi niya po sinasabi po, ma'am. Okay. Pero wala kang idea? Paano niya pinapadala sa'yo? May bank account ba? O dinadaan, diretso ba sa'yo? O dinadaan pa sa ibang tao? Dinadaan naman po sa akin po, ma'am. Diretso sa'yo. Okay. Ikaw, ano naman ang trabaho mo dyan? Farm lang po, ma'am. Farm. Farm. Gaano kadalas kayong mag-usap naman ni Erlyn? Dati, ma'am, nung okay pa kami, ma'am, 17 siguro okay pa kami. Pero naging nung 2018, wala na po, ma'am. Ano ibig mo sabihin? Hindi na po tumatawag. Hindi tumatawag? Okay. Kayo, pag tumatawag, ikaw ba sumubukan tumawag? Pag tumatawag naman po ako, ma'am, yung cellphone niya is another calling po, ma'am. Ano ibig sabihin nun? Another call. Ibang may kausap. In another call. So busy. Kung ibig sabihin, opo, hindi nasasagot. Nung huli niyang, kailan ang huli niyang uwi dito? Sabi ni Sheena, umuwi daw dito ng Mayo, nitong 2022? Opo, ma'am. May po, ma'am. May. Saan siya tumuloy? Doon po sa bahay, ma'am. Sa iyo? Opo, ma'am. O so nag-usap pa kayo? Nagsama pa kayo? Opo, ma'am. Pero nung umuwi, sinurprise kami, ma'am. Tapos nung dumating na sa bahay, oo. Parang 2 ata na ayaw na magpatabi sa akin. Pero ano naman, nagdala ba? May pera ba siya? Nagbigay siya ng pera? Ganon? Mayroon naman siya. Meron. So, kumbaga nanlamig na siya sa'yo. Po, ma'am. Alam mo ba kung ano ang dahilan nito? Meron ba siyang nirereklamo sa'yo? Ano ba ang punot dulo? Pagkat alam po, ma'am, wala naman po. Tanong lang po tayo kay Alia Sheena. Oo. Paano mo nahuli yung mami mo na may iba? Baka pwede mong ikwento kay Atty. Aina?
may binili kasi sa akin na cellphone po. Tapos, yung Gmail niya, yun yung nilagay niya po. Mm-hmm. Tapos, nung gumawa ako ulit ng bago na account, yung mm-hmm. account niya po yung lumabas. Tapos, trinay ko pong i-open. Mm-hmm. Tapos, nakita ko yung kabit niya po, yung convo nila. Tsaka yung malaswa na video nila po. Ay, Diyos ko. Ani yung convo nila, Ashina? Sila po yung nagsisendan sila ng mga picture at saka video po. Okay, so ibig sabihin, merong nandyan pa ba sa'yo yung cellphone na yun? Opo. Okay, alam ba ng mama mo na yun ang nakita mo? Hindi po po. Hindi mo sinabi, hindi niya alam, hindi mo sinabi. Kanino mo lang sinabi? Sa tita ko po. Sa'yo? Okay, siguro ipapakwento na lang muna natin ano kay Raquel. Raquel, pwede mo bang isalaysay sa amin? Ano ang nakita ni Sheena? Ano po ma'am, gabi po yun, nag-chat siya sa akin na may isasabihin ako sa'yo, sabi niya. Ano yun? Sabi ko, akala ko, kasi mahilig po siyang kumuha ng mga TikTok ng mga anak ko po. Akala ko yun lang. Mm-mm. Hindi po, sa bukas na lang. Bakit po pagbukas mo? Pangayon na. Pero parang nararamdaman ko na something wrong po. Mm-mm. So, kinabukasan, yung parang iba eh. Iba yung aura ng bata. Uh-oh. Tapos magang-magayang mata. Mm-mm. Tapos sabi ko, bakit? Ni umakap po. Ano yun? Ito po, ito. Pinakita niya. Mga convo, din mga video na malalaswa po talaga. Okay. Parang nagsisend siya ng video niya na nakaubot-ubad po. Isasin niya sa lalaki. Yung lalaki magsisend din po. Okay. Ng mga ganun. Tapos yung mga nangangamuylay yun na naman ako. Okay. I miss your dick. To lick your dick. Mga ganyan po. Okay. Sorry so, po. So, mga malalaswang mga salita. Opo. Beep na lang natin. Okay. At para sa ating mga netizens, ano, ganun kasi yan, Shari, eh. Pag yung account magsisink na yan, po. Magsisink yan lahat. Kung ano yung ginagamit mo na device, papasok doon ang lahat ng mga conversation, mga email nga. Madadala pa doon. Messenger, pati kung yung Facebook, pwedeng nandoon rin. Instagram, lahat papasok doon. Parang makaka-create ng account doon. Lalo na kung yun nga ang kanyang account na ginagamit. Na-contact natin ang mama mo. Okay? Si Erlyn ngayon ay nasa Singapore. Actually, sinagot niya yung linya pero nakikinig lang siya. Hanggang ngayon, attorney. Hindi siya nagsasalita. Siguro at this point, Sheena, gusto mo bang kausapin ng mama mo? Anong gusto mo sabihin sa mama mo? Kasi hindi niya alam, di ba, na nakita mo na itong lahat ng ito? Hindi pa po. Raquel, hindi alam ni Erlyn. Hindi po, ma'am. Pero nito lang po, last month, mm-mm. parang hindi na namin sobrang bigat po kasi nakita namin yung depression na naranasan ng mag-ama po. Okay. Tapos parang yung galit po namin sa kanya, parang yung iba, nagpo-post na po sa Facebook, pero parang natatamaan na po siya. Okay. Ngayon, pero yun, tuloy-tuloy pa rin po na nakikita ng anak niya yung conversation. Okay. Ngayon, hanggang sa pati na yung nanay, alam po ng nanay niya, ma'am, attorney, na may lalaki po pala siya doon. Okay. Noon pa, dalawang lalaki po. Erlyn, opo. Nakikinig ka, alam ko na nakikinig ka, no? Nandito ngayon ang anak mo, tinatago natin siya sa pangalan na Sheena. Nakita ni Sheena ang lahat ng mga conversation at pati na ang mga hindi magandang mga video, no? Na nagpalitan between sa'yo at ng kung sino mang lalaki, no? At hindi ito nakayanan na sabihin sa'yo ng anak mo, pero may gusto yatang sabihin ngayon si Sheena. Kausapin mo ang mama mo. Nakikinig ang mama mo. Ako, Shari, ramdam ko yung bigat, no, ng school ko, yung performance sa school ko. Kasi siguro si Randy, ikaw ang ama, ikaw ang asawa, anong gusto mong sabihin kay Erlyn? Nakikinig si Erlyn ngayon. Masasabi ko lang sa kanya po, ma'am, talagang sinaktan kaming mag-ama ng yung ginawa niya po. Masakit talaga, masakit. Hindi niya inisip po na babae po yung anak niya. Siyempre sa akin, masakit babae yung anak ko eh. Noon pa man kasi, Erlyn, ramdam na namin na may iba na talaga sa nangyayari sa'yo dyan sa Singapore eh. Kasi pag nagbabakasyon ka, hindi mo man lang may pasyal ng dire-diretso yung mga anak mo eh. Sabi ng anak mo, May, bakit ganun si mama? Noon, nahawakan ko ang cellphone niya. Bakit nitong May? Tinatago niya. Umihi ka lang daw.
umiihi ka lang daw. Dala-dala mo pa ang cellphone mo. Ma'am, ano eh? Ibig sabihin may tinatago. Kasi sabi ng anak niya eh, na nagbago daw po ang ano ng mama niya. Nung umuwi siya, ma'am, kanino na po siya, may problema pala tayo sa pamilya natin, Erlyn eh. Pero bakit sa iba mo sinasabi lahat ng problema? Puro kabaliktaran, puro paninirampuri ang ginawa mo sa pamilya ko, sa kuya ko. Hindi mo naisip ng mga sinasabi mong kabastusan eh, tungkol sa amin, eh, magre-reflect yun sa anak mo. Dahil ang babae yung anak mo eh, babae, 13 years old. Tanda, isipin mo yun, lahat. Kasi kung ano-ano yung pinagsasabi mo kay Elizabeth Garcia, paninirampuri sa pamilya namin, kung ano-ano sinasabi mo kay Imelda Padagas, na puro paninirampuri pa din, hindi namin sila nakasama. Hindi namin sila nakasama sa isang bubong. Tandaan mo, Erlyn, ako ang dahilan, ako ang tumulong sa'yo financial na makarating dyan sa Singapore. Ano ang naitulong ng mama mo? Mga kapatid mo, ni Cinco, ni Piso, wala eh. Wala. Sasabihin mo, pinagsisilosan mo ako na laging, usually, ako yung laging si kuya ko ang hiningan ko ng ride pag magkukuha po ng pera sa Tetas kasi medyo malayo po yung kuha ng pera po. Kapatid mo si Randy po. Randy. Okay. Ngayon po, ma'am, nakamotor kami. Mm-mm. Ma'am, nakasakay ako ng moto ng kuya ko. Mga kamag-anak niya maradaanan namin eh. Magsusumbong sa kanya na may babaeng isinakay ang kuya. Ah, hindi nila alam na ikaw yon. Hindi po kasi nagtagal po ako sa ibang bansa din po. Saka dito po sa Maynila. Kahit sinong isakay, wala naman po siyang pruweba din po, ma'am eh. Wala din naman po siyang ebidensya. Lagi niya sinasabi sa mga kamag-anak ko, sa mga kaibigan niya na si Elizabeth at saka ni Imelda na may babae daw. Binubugbog. Oo, aminado kami noong kabataan nila. Pero hindi dahil na para maglalaki ka, Erlyn. Hindi yan ang dahilan mo para maglalaki ka dyan sa ibang bansa. Para ano pang sabi ng mama mo? Hiwalayan mo na si Andit dahil lang pera yan. Humanap ka ng Amerikano. Di ba? Yan ang nababasa na sa conversation ng mama mo at sa'yo. Sinabi mo na walang kwenta ang kuya. Wala nang silbi ang kuya ko sa'yo. Dahil nandiyan ka na eh. Ikaw yung may chance na mag-abroad. Pero ang ginawa mo, wala. Erlyn, ito sana ang panahon para mabigyan ka ng pagkakataon para magsalita. Pero ayaw mong magsalita. Ayan, naputol or pinutol. Enough na ba yung... Na-off na po, Adeline. Yung linya. Opo. At actually, may pangalan at may mga litrato tayo nung kung sino man yung lalaki na nandoon, si kilala nila. Si Leo Discocho, tama po ba? Na nandoon rin sa Singapore, opo, tama ba? Pinoy po ito. Filipino. Opo, Filipino. 29 years old po. Samantalang si Erlyn ay 32. Ito kasing kaso na ito, no? Pwedeng kasuhan na kaagad si Erlyn nito, madideport siya. Yes po. Yun po ang gusto ng tatay at ng bata po talaga eh. Oo, kasi tanungin niyo po. Kung tutuusin, napaka-scandalous ng hawak ninyo na ebidensya. At tulad ng kahit na anong kaso sa korte, Shari, ang ebidensya naman talaga ang magpapatibay ng kung ano man ang responsibilidad o obligasyon na kailangan panagutan. No? At ang maghahain ng kaso na ito ay si Randy. Opo. Okay? Si Sheena, pwedeng-pwede rin kasi parang ang nangyari, parang inabandon na siya. Pero concerned tayo sa kalagayan ni Sheena. Okay? Kaya kausapin rin natin ang ating Municipal Social Welfare Development Officer ng Matalam sa North Cotabato, si Ma'am Wilma Maaya. Ma'am Wilma? Attorney, good afternoon. Good afternoon, so, ma'am. May karapatan talaga sila, attorney. Oo. Ang sa akin lang kung kasi may monitory, may pera na pinadala, ang ibig sabihin parang ginadala lang ni Erlyn. Oo. 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 Kasi hindi financially, hindi niya inabandon yung pamilya niya. Kaya Oo. Lang sa yung sa bata na emotional yes. bata. Oo. Saka yung sa tatay, ganun din, may psychological effect yan kasi mag-asawa, marital Mm-mm. conflict. Mm-mm. O, may karapatan din sila, kung sa akin na attorney, may karapatan talaga sila na ipa-deport ito si Erlyn. Kasi kung mag-uwi pa lang siya, wala man lang siyang yun sa amin dito, na wala siyang kakabur-tabur sa pamilya niya. Oo. So, bali, attorney? Gusto niya, pero i-consider din niya yung ng bata. Yung kalagayan. Sa nanay. Oo. Ma'am Wilma, ako ang hihilingin ko sana kung pwede ba natin magkaroon tayo ng counseling
para kay Sheena kasi hindi biro yung kanyang nakita o yung kanyang na-discover kasi at saka very graphic, may video, may conversation. Mas dapat talagang debriefing sa kanya. Yes. Nandito sila sa Manila ngayon pero tulungan naman kasi sila ng Wanted sa Radyo para kung ano man ang makauwi. Pagkaintindi ko po, attorney, nag-aaral sa ito si Sheena. Yes, nag-aaral pero mukhang hindi nga maka-concentrate, hindi nag-absent, hindi makapasok ng tuloy-tuloy kasi wala sa tamang kalagayan ang kanyang pag-iisip at emotionally sigurado ako. Natakay niya rin ang kalagayan. Mag-humbis, siguro ako nito ngayong week na ito. Mayroon din, dito lang naman siya sa Santa Maria. Oo. Sumalakas lang naman dito sa center o di kaya siya magpunta dito sa office para kung anong kalagayan. Mm-hmm. Pero ang naanuhan ko talaga, yung concern ko is yung itong minor. Yes. Si 13 years old na ito. Yes. Oo. Ang... Ma-decide talaga, Tony, na i-reach out ko pero andyan pala sa Manila. Oo, pero huwag kayong bibitiw sa linya, ma'am, kasi magko-coordinate kami sa pagbabalik nila dyan tsaka kung ano yung next steps natin. Kasi ako ngayon, ang gusto ko sanang mangyari, kunin muna natin kay Sheena, huwag na muna nating, yung kasi huwag na niyang babalik-balikan yung mga nabasa niya, yung kanyang mga nakita. Huwag na, ha? Kinuha ko na po. Kinuha mo na, okay. Mismo ako po nag-edit sa phone niya po. Okay. Pero kailangan natin yung access na yon para masigurado na meron tayong karampatan na ebidensya. Meron po. Naka-USB na po. Okay, naka-USB na po. Magaling naman pala. Yes. Plus, attorney, doon sa tiyahin niya, sa kay Raquel, i-separate yung record na yon tungkol sa nakita ni Sheena. Yes. At saka kung andyan pa rin sa posisyon ni Sheena yung... Wala na. Wala na po. Lahat. Yes, oo. Kinuha na po, ma'am. Kinuha na ni Raquel. Tapos sinecure na nila on a USB. So nasa ibang device na po. Okay, para mapuntahan kanila, madadala nila, bigyan niyo ng copy si Ma'am Wilma and then para matuloy-tuloy na natin. Opo. Ma'am, dyan lang kayo ha, pero balikan ko lang si Randy. Randy, inunahan na kita doon sa... Dapat tanungin kita, ano ba ang gusto mo mangyari? Gusto ko mangyari, ma'am. Ipapadeport ko sa labas dito sa bansa po, ma'am. Tapos yung lalaki po, ipapadeport ko din, then ipapalis ko yung lisensya niya po. Okay. Kasi engineer daw yan, ma'am eh. Okay. Engineer daw yan. Oo. So, kunin natin yung lahat ng mga detalye. Shari, wala lang kasi tayo ngayong nakuha na, pero kung may matatawagan sana tayo sa OWA, ano? Yes po. Para manghingi ng assistance, para dun sa proseso naman, ano ang mga kailangan na documentation, or kung maghahain rin, no? Doon sa tamang ahensya. Pero, ito, kanina nakikinig kasi si Erlyn. Okay? Erlyn, sigurado ako na nakikita ngayon ng mga iba pang mga netizens. Marami tayo, Shari, mga nanonood sa atin at sumusubaybay sa atin doon sa Singapore. Mm-mm. Sobrang dami pong... Sobrang dami. Ako, may mga kakilala ako. At saka ako, madalas ako sa Singapore. May mga kaibigan tayo doon. Erlyn, sana makapag-isip-isip ka ng malalim at maayos tungkol sa ginagawa mo. Oo, malungkot ang malayo sa pamilya. Pero hindi yun dahilan para gumawa tayo o lumabag tayo sa kabutihang asal. May anak ka, babae ang anak mo. Hindi mo alam kung gaano kabigat, no? Yung dinadala ngayon ni Sheena. Sana patuloy ka na nakikinig o kung meron ka mga kaibigan dyan, makapagsabi sa'yo kahit na nakabalot si Sheena para hindi makilala. Ramdam dito sa studio kung gaano kabigat ang puso ng anak mo. Sheena, naramdaman mo ba yung pagmamahal ng mama mo? Naaalala mo ba kung paano siya sa'yo noon nung nandito pa siya? Ano ang huli mong alaala sa mama mo na maganda? Bato pa po ako noon. Kaya ako po tinatanong yan kasi hindi naman siguro walang-wala talagang pagmamahal, no? Si Erlyn. Kaya lang, gusto ko rin marinig ni Erlyn na, Erlyn, ang kailangan ng pag-aaruga, hindi yung pera lang. Oo, hindi pera lang eh.
Isinusumbat niya pa po. Kung minsan, ano pa nga yun eh, parang ano, hindi naman pwedeng bilhin kasi eh, ang pag-aaruga. Oo, nakakatulong. Pero higit pa ron yung pagpaparamdam sa anak mo na mahal mo siya, na siya ang number one na priority sa buhay mo. Bilang isang ina, hindi ko maubos maisip eh kung paano nagkakaroon ng, kung bakit nagkakaganyan. Pero ganun pa man, hindi pa huli ang lahat. Hindi huli ang lahat. Ako naniniwala ako na yung may pagkakataon para magbalik loob, no? Sana lang, Erlyn, no? Si Erlyn ba, Ilocano rin? Ilongga po. Ilongga. Ay, nako! Erlyn! Marami akong kilalang Ilongga na nandyan. Isusumbong kita, ipapahanap kita. Ipapahanap kita. Oo. Para naman, ano, hindi para sa kung ano, no? Pero para makausap, no? Para paalalahanan kung ano ba ang mga responsibilidad at obligasyon ng isang ina. Baka nakakalimutan natin kung nasa ibang bansa tayo at nababalot tayo ng mga ng karangyaan at akala natin ay kaya nating bilhin ang pagmamahal ng anak natin. Hindi. Hindi nabibili. Nawaya nakikinig si Ma'am Erlyn. Erlyn. Yan po ay payo lang din po bilang isang nanay din po si Attorney Aina. And ang masakit kasi dito, Attorney, yung mismong anak na mismo yung nagre-reklamo sa nanay, yung anak na mismo ang nakakita ng mga pinagagawa ng kanyang nanay, at yung anak na po mismo ang gustong magpakulong sa'yo. Yun na nga yung masakit. Ang bigat nun eh. Opo. At saka yung nasa isip ngayon ni at damdamin ni Sheena, opo, yung pagtatraydor. Pagtatraydor. Oo. Hindi opo lang sa tatay niya, kundi sa buong pamilya eh, at lalong-lalo na sa kanya. Opo. Nakikita natin yung picture. Ang ganda-ganda ni Erlyn. Pero ngayon, Attorney, na-i-relay na po natin sa OWA para po matulungan po tayo mapauwi si Erlyn sa lalong madaling panahon. Mm-hmm. Opo. Hihingi na po tayo ng tulong. Busy lang po yung linya ngayon ni Sir Arnel Ignacio para po tayo ay matulungan, ha? Okay. Pero na-i-relay na po namin sa kanya to. Pero so, Attorney, may tatanong po ako. Nilapit po kasi namin ito sa Attorney sa amin. Mm-hmm. Ngayon, dinala niya po sa fiscal. Ang sabi niya po, hindi daw po tinanggap ng fiscal kasi private daw po yun na nakuha na ebidensya daw po. Kaya hindi po tinatanggap ng piskal. Yung ano, tinatawag natin na ano, confidential yung ano. Opo, pero pagkakuha daw po. Oo. Kaya hindi po kami nasikaso po doon. Siguro yun, kailangan na natin kung sa panig na ebidensya, kailangan natin na makakalapan ng higit pa roon. May bago po na nagsasabi, taga doon daw po sa Singapore, na may nag-chat sa kuya ko. Mm-mm. Na may lalaki nga daw yung asawa niya doon. Alam ba daw ng kuya kung matagal na daw sila na parang ganoon po? Yun ang sinasabi ko. Kung merong tinatawag po tayong corroborating evidence, hindi lang doon sa mga nakita ni Sheena, kung hindi pati mga salaysay o panunumpa ng mga tao na mismong nakakita at nakakaalam. Mm-hmm. Kaya kakausapin kayo dito sa ano, dito ng staff namin. Iba rin kasi, Shari, ang batas sa Singapore. Hindi ko lang masyadong alam ang detalye, pero mas liberal ang Singapore law kaysa sa atin. Opo. Pero dahil mga Filipino nationals naman sila, syempre ang batas natin ay aabot rin sa kanila. At kung ano't ano man, ay mahahanapan natin ng paraan, kasi ang una ko sanang gustong maasikaso natin ay yung counseling para kay Sheena. So pwede rin po kami mag-apply yung papa niya ng restraining order po para sa kanila po. Yun ang kailangan nating makuha muna yung lahat ng mga ebidensya, kasi para kay yung anti-domestic violence, ano, kasi bata eh. Opo. Yung bata eh, di ba? In behalf of the father. So pwedeng yung emotional abuse nandoon. At tingnan natin. Opo, Ate. At saka lalo na under the Child and Youth Welfare Act, meron tayong mga provisions doon kung saan pagka hindi nagagampanan ang responsibilidad at obligasyon ng isang magulang, ay may aksyon na pwedeng gawin ang bata. Opo, Ate. Paano po yung paninirampuri po, Ate? Pwede po ba namin ilapit yun sa iba naman namin yun po? Iba okay naman yun. Ikaw naman yun. Opo. Nanay ko po at saka yung mga kapatid sa ibang bansa po eh, yung nasisiniraan po talaga. Yun. So, ibang ano naman sobrang, yun. Sobrang emotional po ni nanat na ano po talaga sila eh, sa mga nabibitawan niyang words po. So, ibang ano rin yun. Ibang kaso rin yun. Ibang mga partido. So, pwede po namin ilapit sa barangay po. Okay. At kung hindi magkaayusan sa barangay, pwede pang umangat yan. Opo. Opo. Salamat po.
Okay? At sabutin na po namin siya. Yung pamasahe niyo po pauwi po ng probinsya po, ha? Salamat po. Sige po. Salamat po, ma'am. Magandang hapon po. Kausapin po kayo ng staff sa likod. Okay.